or fact na mapapagalitan ako ni Mama pag nalaman niyang dinala ko dito si Blue. Ayun nga pala yung name niya, guys. So, eto siya. Yo guys, what is up? It's me, Sai, again, and welcome back to my YouTube channel. Welcome to Vlogmas Day 7! O, diba? Nakaabot tayo ng Day 7. Grabe naman. And etong Vlogmas na to is not the most, pero one of the most exciting Vlogmas na gagawin ko. One of the most memorable Vlogmas na gagawin ko. Wow! Actually, etong vlog na to is hindi nakaplano kung kailan ko gagawin. And etong idea na to is hindi nakaplano kung kailan ko sasabihin sa inyo. Pero alam ko na someday, sasabihin ko sa inyo. Napakadaming revelations ngayong Vlogmas. Sinabi ko yan sa inyo. Na-reveal ko na nga sa inyo yung boyfriend ko. Ngayon may re-reveal ulit ako sa inyo. Pagpasensyaan nyo na yung lighting natin, medyo paiba-iba kasi natural lighting tayo. But anyways, eto na nga. So simula nung nawala si Blossom, simula nung naging angel nating lahat si Blossom, wala na ko iba narinig sa inyo kundi kailan bibili ng bagong Blossom, kailan papalitan si Blossom, which is hindi ko gusto yung idea or yung term na bibili ng bagong Blossom, papalitan si Blossom. Kasi sabi ko nga po sa inyo, wala pong makakapalit kay Blossom or sa kahit sino na nawala sa buhay natin, hindi po sila mapapalitan. Pero, ang dami rin questions na nagsasabi is, kailan ako kukuha ng bagong dog? Mas gusto ko yung term na yon. Mas gusto ko yung term na sinasabi niyo, kailan kukuha ng bagong dog. So, actually, nung nawala pa lang si Blossom, sabi ko, mahirap kumuha ng bagong dog. Siyempre, ang pagkuha kasi ng aso, guys, hindi siya, malungkot ka lang kaya kukuha ka. No, hindi ganun. Kailangan mo rin isipin yung responsibilities as a fur mom. Hindi ka lang kasi basta kukuha. Hindi yan parang stuffed toy lang na kukuha ka lang, tapos pampakit lang dyan, design mo lang dyan, hindi ganun. Ang pag-aalaga po ng aso, or kahit anong hayo pa man yan, ay napakalaking responsibilidad. Kailangan handa ka, physically, mentally, and siyempre, handa rin dapat yung wallet mo. Seryoso yan. Nakakatawa pero seryoso yan. But anyways, ayun na nga. So, alam nyo na. Alam nyo na, syempre. Oh, nafe-feel nyo na. Siguro ang ina-expect nyo, isaalis tayo today para kunin siya. Pero, hindi natin siya kailangan kunin kung saan man. Hindi natin kailangan bumiyahe para kunin siya sa ibang breeders. Galing din siya sa husky pack. Wow! Feel ko alam nyo na kasi. Ano ba yan? Kayo talaga. Paalala nyo, nung nabubuhay pa si Blossom, ang lagi niyang kalaro, favorite niyang kalaro, kakulitan, ay si Mishka. Okay, alam nyo na, nahalabagit ko na. Diyos ko! Pero yun na nga, si Mishka yung favorite niyang kalaro. Sila lagi nagkukulitan kasi medyo pareha sila ng personality. Makulit. Pareha silang hindi naubusan ng energy. Actually, wala naman talaga akong kaplano-plano na kumuha ng bagong puppy. Kasi feel ko, hindi pa kaya ng oras ko. Feel ko. Parang ang dami kong sinasabi na, ay, parang hindi pa ako ready. Ay, parang hindi pa kaya ng oras ko. Pero, nung nanganak si Mishka, wala talaga sa idea ko. Si Mama lang yung nagsabi na parang, gusto mo sa'yo na to? So, parang ako, parang iba yung feel ko. Okay, so kung hindi nyo po alam, ako yung nag-aalaga ng puppies ni Malia and si Mama sa puppies ni Mishka. Therefore, hindi ko naging masyadong kaklose yung puppies ni Mishka nung baby pa sila kasi si Mama yung tumututok doon. Ako tutok ako sa puppies ni Malia. Nagulat ako nung sabi ni Mama, gusto mo sa'yo to? Tapos ako parang indecisive ako kasi parang kukuha ulit ako ng puppy, be. Mag-aalaga ulit ako ng puppy. So, medyo hindi pa ako agad umuo. Promise, hindi ako umuo agad kay Mama, pero parang I have this feeling na parang eto na, feel ko kailangan ko na ulit. Ngayon na ulit. Gano. Diba, kahit words na gagamitin ko, hindi ko alam. Hindi ko kasi ma-explain yung feeling, pero parang indecisive ako, pero gusto ko. Hindi pa ako agad umuo. Pero simula nung sinabi sa akin ni Mama na gusto mo sa'yo na to, simula nung parang tinitingnan ko na siya palagi, ganyan. Lagi ko na siyang binivisit, ganyan. Kinukuha ko na siya, may mga pictures kami, may mga videos kami na magkasama. Baby, girl, this. You're my baby, kiss mommy. Mmm, naman si Moa. Highway sa chan. Uy, nanantok! And habang nakakasama ko siya, habang nagiging close siya sa akin, napapamahal talaga siya sa akin, napapalapit talaga siya sa akin kasi nakikita ko sa kanya si Blossom. Ayoko sabihin na ito na si Blossom, ha. Ayoko sabihin na bumalik si Blossom. Hindi. Hindi bumalik si Blossom, pero nakikita ko sa kanya si Blossom. Meron silang personalities na pareho. Unang-una,
playful siya. Pero maari pa yung magbago kasi baby pa lang siya eh. Maari pa siyang maging mainhin. Pero sa ngayon na nakikita ko sa kanya is playful siya. Sunod, pangalawa is yung itsura niya. Doon sa itsura niya talaga, somehow, medyo kamukha niya si Blossom. Lagi ko siyang kinukuha, dinadala ko sa kama ko, naglalaro kami, nagpipicture kami, ang dami na mga videos. Gustong-gusto din niya akong hinahalikan. Yun lang yung difference nila ni Blossom. Si Blossom, hindi ganon yung pagka-sweet ni Blossom. Ang pagka-sweet ni Blossom, yung love language kasi ni Blossom is kukulitin ka niya ng kukulitin para mapafeel niya sa'yo na mahal ka niya. Itong puppy na to, ang love language na lagi niya is si kiss. Kikiss talaga siya ng kikiss sa'yo. Okay, so dahil nga noon, sabi ko, sige, sa'kin na to. Sa akin na tong puppy na to. So, lagi ko na siyang kinukuha. Lagi na ako nakikipag-ban sa kanya. So, meron na tayong bagong baby! Kukunin ko lang siya. At papakilala ko kayo sa kanya. Hindi ko pa siya, guys. Hindi dito. Hindi dito. No. Hindi dito. Ayun na. Tada! Ba't ganyan ang face? Hindi naman dapat ganyan ang face mo. Nasa lobo, ang dami ba? Ano ko dito? Ito siya, guys. Ayun na. Siya. Umaakit sa akin. Dami naman lang sa lubong. Yung anak ko lang ang pupuntahan ko eh. Ito siya, guys. Diba? Diba? Nang kikis na agad? Mami? Diba? Ang bait niya. Hello. Mag-hi ka sa kanila. Hello, everyone. Diba? Yay! I know for a fact na mapapagalitan ako ni Mama pag nalaman niyang dinala ko dito si Blue. Ayun nga pala yung name niya, guys. So, eto siya. Iba na siya. Kung makikita nyo, mas nag-bloom na siya kaysa dun sa mga videos na pinakita ko sa inyo kanina. Cute, diba? Parang stuffed toy lang. Mas gumanda yung balahibo niya. Mas lumaki siya, syempre. So, ako nga pala, guys, yung nagpangalan sa kanya. So, dapat yung names nila nag-start sa letter Q. So, gusto ko kasi yung name niya is... Hayaan ko muna siya maglakad. Medyo takot siya pagbuhat. So, gusto ko ang name niya is derived from Blossom's name. So, gusto ko yung name niya is kinuha sa pangalan ni Blossom. Kaya ang pinangalan ko sa kanya ay Queen Blue. Gusto ko talaga yung blue kasi may blue sa Blossom. Pinilit ko talaga yung blue kahit kailangan letter Q. Queen Blue na lang yung... Queen Blue yung pinangalan ko sa kanya. So, pwede natin siya tawagin Blue, Queen Blue, or Queen Bee. Wow! Diba? Grabe, mautak yung mama mo, Queen Bee. Oh, diba? Laki na niya. So, ngayon, hindi ko muna siya masyadong ipo-vlog ngayon. Pare, at least napakilala ko na siya sa inyo. Kasi medyo baby pa siya, marami pa siyang pagdadaanan, vaccines and all. Tingnan nyo, dala-dala niya yung tali. So, marami pa siyang pagdadaanan. And sasabaw ko kayo syempre, pag may mga importanteng ganap sa buhay niya. Pero ngayon, hayaan muna natin siyang mag-bloom at lumaki. And mas makikilala pa natin siya. Pero, so this is a very big achievement for us, for all of us. Hindi siya masyadong, hindi kasi sila masyadong sanay sa buhat. Pero ayan siya. Wow! Aminin niyo, medyo kamukha ni Blossom. Kailangan ko na rin kasi siyang ibalik. Pinakita ko lang talaga sa inyo ng mabilis. Makikita niyo pa naman siya sa mga susunod na vlog. Bibitinin ko muna kayo. Post din kami sa Instagram. Check niyo yung Instagram namin. So, ayan siya, si Queen Blue. Ganda-ganda. Blue eyes siya. Yay! Ayun, so ibabalik ko na rin siya, guys. So, yun lang muna for today's video. Thank you so much for watching. Sana happy kayo kasi ako super happy ako. Thank you so much for watching, guys. Magbabay ko, baby, ha? Always remember to be beautiful. Cute! I'll see you guys on my next video. Bye! Bye-bye po!